Dumating ngayong araw ang dagdag na kalahating milyong dose ng Sinovac vaccine galing... Ayun na naman, dumating ngayong araw. Hindi nyo ba nabap? Isipin nyo to, ha? Kaibigan tayo ng Amerika for the longest time in our entire life. Hindi nyo ba naisip yun? Mula nung tuta na tayo ng Amerika. Kung anong sabihin ng Amerika, sunod tayo. Kung anong uso sa Amerika, sunod tayo. Sobrang tuta na natin yung mentality natin. Amerika, Amerika, yan ang nabes, yan ang number one. Amerika, paggawang Amerika, matibay. Paggawang China, bulok. Paggawang ano, walang quality. Amerika, 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 Amerika. Kaibigan tayo, ganun tayo, Amerika. Wanna buy what's do? Pag nakakita tayo ng Amerika, mga Amerikano, tuwan-tuwa tayo. Oo, Amerikano yan, oh. Oo, sarap lahian yan, oh. Oh, di ba? Sarap palahi dyan, oh. Ay, puti yung anak mo. Oh, oh. Pero pag nakita tayo ng Chinese, ay, natin yan, bawya, bawya. Kawin, kamoy, kamoy, kamoy. Champoy, champoy, champoy. Oh, di ba? Ganun tayo, utak natin, ganyan, eh. Oh. Pero sa totoo lang, ngayon na nagkakaproblema tayo sa vaccine, sino nagbibigay sa atin ng vaccine? Sino nagpo-provide? Amerika ba? China. Ang Sputnik V vaccine naman na, mulang, na muling naantala ang pagdating. Star. So ano to, pro-China na? Eh yan, talaga, pag mahina ang kokote, yan ang iisipin mo, pro-China na tayo. Hindi yun ang point. Hina naman, nakakainis eh, kaya minsan eh. Ang point dito, we must not, wag mo na kasing inglesin. Wag mo kasing awayin lahat ng bansa. Ang gawin mo, maging friend ka sa lahat ng bansa. Naging kaibigan tayo ng Amerika eh. Meron na nga, nandito pa nga yung ano eh, visiting force BFA. O, visiting forces agreement, nandiyan naman na. O, so, maintain natin yung relationship natin sa Amerika. I-maintain din natin relationship natin sa China. Ang gusto kasi ng mga dilawan taet, mga woke ni Nam, ah, China, 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 awayin natin nga, awayin natin, awayin natin, awayin natin, awayin natin. Bakit kailangan awayin kung pwede namang kaibiganin ng lahat? Oh, para, kaibiganin ng China, kaibiganin ng Russia. Kasi kailangan natin ng tulong eh. Bakit ba? Kailangan ba makipag-away lagi? Kaya ba, hindi, kailangan baka tayo doon, hindi pwede. Hindi ako pro-China. It doesn't mean, ha, na ikaw eh, hindi mo inaaway ang China, ibig sabihin pro-China ka na. Common sense po, common sense. Ha? Hindi po ibig sabihin, hindi natin inaaway Amerika is pro-America na tayo. Common sense po. Wag po tayo mentality natin, hindi, kailangan nating awayin ang China. Hindi pwede. Hindi, laban tayo. Hindi. Sus, ginuog yudo. May hinaharap ng mga question tungkol sa kaligtasan. Nakatutok si Ian Cruz. Pasado alas 7 ng umaga nang dumating sa bansa ang flight ng Cebu Pacific na lula ng panibagong 500,000 doses. Kung isipin nyo, 500 doses na naman yan. 500,000 na naman yan. So, ang dami na naman. Ipupusta ko sa inyo. Yung mga galit na galit sa China. Yung mga nagsasabing, hindi, dumaban tayo ba? Pumunta tayo, makipaglaban tayo sa China. Pero sila nangunguna sa bakuna. Di ba? Yung totoo. Huwag tayo magaguhan. Yung galit na galit sa China na mga woke ni Nam, yung mga dilawang galit na galit sa China, pero pagdating sa bakuna, ayan na yung Chinese vaccine. Magpasimula na tayo. Sige na, paturok na tayo. Paturok na, paturok na. Oh, di ba? Nangunguna naman kayo sa Chinese vaccine. Oh. Bakunang kayo ka-arte yan sa buhay, ang ka-arte nyo. Coronavac mula sa Sinovac ng China. Pinaunahan ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang pagsalubong sa mga bakuna. Ayon kay Secretary Galvez, agad na may didistribute yung mga bagong dating na Sinovac vaccines dahil meron na raw Certificate of Analysis o COA ang mga ito. Ang dumating naman na 500,000 doses noong Huwebes, may COA na rin kahapon. Kaya nasimula na rin daw itong i-dispatch. So yung ewan ko eh, hindi ko maintindihan bakit hindi sumasaksak sa kokote ng mga tao. Ha? Na ang gusto, birahin ng China sa pagkakataon nito. Hindi ako pro-China, ha? Hindi ako pro-China. Ang akin, priority lang muna tayo. Ha? Kasi ganun ang leadership eh. Totoong ang tunay na marunong na leader. Tandaan niyo ito, okay? Ito ha. Ito natutunan ko sa buhay ko. Kunwari, meron akong artist.
Yung mga artist mo, maraming suggestion yan. Sasuggest, sir, gawin natin to, sir, gawin natin to, sir, gawin natin to, sir, gawin natin to. Ang dami nilang gustong mangyari. Pero siyempre, ikaw, kung leader ka, ang iisipin mo kagad, which is pinaka-urgent. Ano yung pinaka-need at this time? So iisipin mo, ano ba yung mangyayari? Oh, may show tayo dito sa ganito. Ayan ang pinakamalapit, may show tayo. So uunahin mong aralin na sayaw, eh yung para doon sa show na yon. Hindi naman ibig sabihin nun, ayaw mo na ibang kanta. Inuna mo lang yun dahil meron tayong darating na show na para doon sa kanta na yon. Para doon sa show na yon yung kanta, yung dance number na yon. In other words, kung ikaw leader, marami ka naririnig, bulong dito, bulong dito, bulong diyan, awayin si ganito, alabanan si ganyan, ganito. Ang tanong, ano ba una? Ano ba urgent? Ano ba urgent, yung isda o yung COVID? Tanungin ko, napakasimple lang eh. Isda o COVID? Sige nga ho. Kung may utak kayo, common sense lang. 'Di ba? I understand, okay? Sabi nga ni Pangulong Duterte, darating ang panahon. Ito na nga, sinasabi niya nga ngayon, ito na yung panahon na hindi nyo kami dapat palisin. Pero naalala ko yung dati sinasabi niya noon eh. Darating ang panahon, we will. Pero as of now, since we need this one, antayin muna natin yung tulong. Kasi nga, priority. May utak ang Pangulo. Hindi katulad ng iba dyan. Ha, labas na, hindi, laban tayo. O, isipin nyo na lang ha. Isipin nyo na lang ha. Halimbawa ha. Nakailang milyon na ang galing na Sinovac, o galing sa China ng vaccine, nakailang milyon na ang dumating, di ba? Ilang milyon na rin ang dumating. Isipin nyo, wala yun. Ha? Isipin nyo lang, wala yun. Sigurado ako, kaliwat kanan, masasabi nila. Asan ang vaccine? Where's the vaccine? Asan ang 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 vaccine? O. Yan gusto nila mangyari. Asan ang vaccine? 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 Paulit-ulit, asan ang vaccine? Walang plano ng gobyerno, walang pinabayaan na tayo, iniwan na tayo. Oh. Eh, ito na nga, inasikaso na yung vaccine, reklamo pa rin kayo. Oh. Pagdating ng vaccine, galit sa China, pero nauna. Ah, mauna kami. Ah, hindi. May diabetes ako, may high blood. Bigla nagkaroon sila lahat ng sakit. Di ba napaka-plastic yung mga dilawang tayo, tsaka mga walk-in inam? Ganyan kayo ka-plastic. At ng mga highly urbanized cities natin na tinamaan ng COVID, talaga pong yun ang priority po natin. Sa huling tala, higit 1.8 million na ang na-administer na bakuna sa bansa at sa pag-rollout ng bagong dating na... O isipin nyo, 1.8 na. Kuna, inaasa... Ako, ito, sa feeling ko, isa rin ito sa mga nakakatulong. Aside from ECQ na naganap itong nakaraan, isa rin ito sa nakakatulong kahit papaano. Agad maaabot ng bansa ang 2 million mark ng pagbabakuna. Sa pagsiyasat ng GMA News Research, bukod sa bumagal ang pagdidistribute ng bakuna, bumaba rin ang nababakunahan sa bansa kada araw. Talagang ang GMA, no? Talagang kailangan mahanapan ng butas eh, ha? Ang ganda eh! Ang ganda na ng balita eh, pero ayon sa pagsisiyasat ng GMA, nabawasan ang pagbabakuna sa tao. Kailangan talaga pasukan ng negative, no? Kung noong isang linggo, nasa 43,000 ang naibabakuna kada araw, sumad sa dito sa 35,000 kada araw ngayong linggo na pinakamababa sa nakalipas na tatlong linggo. Sa lungsod ng Pasay halimbawa, 7 senior citizen lamang kada barangay ang babakunahan ngayong araw dahil sa limitadong supply. Git ni Galvez, ipinagamit naman nila sa mga LGU ang nakareserbang bakuna para sa second dose kaya tuloy-tuloy naman ang vaccination program ng bansa. Pero sa oras daw na bumuhos ang supply ng bakuna sa mga susunod na buwan, kakayanin daw ng Pilipinas na magturok sa kalahating milyong tao kada araw. Ang initial na shipment ng 15,000 doses ng Sputnik V ng Gamaleya ng Russia sa May 1 na raw darating matapos di matuloy makarating sa bansa kagabi dahil sa logistical problem. Pero ang kaligtasan ng Sputnik V kinukwestiyon sa ibang bansa. Nireject ng Brazil ang paggamit ng Sputnik V. Lumabas kasi sa kanilang pag-aaral na nag-replicate o dumarami ang viral vector na ginagamit nito na hindi raw dapat nangyayari. Sabi sa ulat ng government news agency na Ahensya Brazil,
ang pagdami ng virus ay pwedeng magdulot ng sakit. Ang viral vector ay ang mga virus na ginawang harmless para magamit sa paghahatid ng genetic information na magtuturo sa mga cells ng katawan kung paano lalabanan ng isang virus. Sa kaso ng Sputnik V, ang viral vector ay adenovirus. Ito yung mga virus na nagdudulot ng simpleng sipon o lagnat. Sa isang text message, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na nabigyan ng EUA sa 62 bansa ang Sputnik V. Nireview raw ng lubos ng vaccine experts ang clinical data ng Sputnik V at ang konklusyon, mas matimbang ang benepisyo kaysa peligro ng paggamit. More than 20 countries na gumagamit na po ng Gamaleya. As of this moment, wala po kami na narinig na ano po. At saka sa ngayon po, ang ano po rin po namin ay talagang kailangan po namin yung official report. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Ay nako, sa totoo lang ha. Pag kayo nagpaturok ng Sputnik, diretso bilibid kayo. Joke lang yun ha, huwag mo nang ulitin yung banat bay. Hindi. Ganoon talaga, marami tayong balibalitang naririnig patungkol sa Sputnik. Eh sa ngayon, wala muna tayong komento pagdating dyan sa Sputnik. Dahil aralin po muna natin yung Sputnik na yan. Kasi basta isa lang ang komento ko, sa dami naman ng pangalan, Sputnik pa. Di ba nila alam na gang yan sa loob ng bilibid? Joke lang po. Sabi nito, kesa mamatay ka sa COVID, mas okay na magkasipon at lagnat. Oh. Yung mas malakas ang resistensya, pwede sa Sputnik. Basta ako, ivermectin lang, sapat. Joke lang. Ako, sa totoo lang, kung papipiliin ako, kung meron akong papipiliin, mas gustuhin ko na ang Sinovac. Bakit? Kasi doon malalaman mo pag naturukan ka noon, magkakaroon ka na ng discernment. Ng discernment? Kung sinong bakla. Corny mo talaga, banat bay. Pag naturukan ka noon, malalaman mo na, ito, meron ka na ngayon discernment. Pag nakita mo yung isang tao, kahit lalaki yung maglakad, sabihin mo, sinong bakla, ito. Dito sa Japan, inuna nila ngayon ang mga senior. Sabi ni Gigulate ko, ivermectin lang ang malakas. Nang ulitin yan, banat. Sige na nga. Sputnik ang aabangan ko, yun ang sabi nila. Kayo na lang po ang magpabakuna. Ayan, virgin ko. Ayan, ayan, favorite ko yan. Lumalaklak po ako ng virgin coconut oil. Mahilig po ako sa virgin coconut oil. Ha? Kasi yung masarap po yung virgin coconut oil. Masarap po lalo ng pagka magbabawas ka. Masarap po yung virgin coconut oil. Hindi ka makakonstipate. Ay, wala pa tayong commercial ha. Para sigurado lang ha, kasi baka mamaya magkautang tayo, mahirap na. Okay.